Magandang gabi po sa inyong lahat. At dahil favorite ko ang pasta, ngayon po ay magluluto ako ng seafood pasta. Kaya isi-share ko po sa inyo kung paano ko ito niluluto. Kaya samahan niyo po ako hanggang matapos ang video. Pero bago po yun, isa muna pong pakiusap. Kung kayo po ay bago dito sa aking channel, please pasubscribe na po. Pakiklik na po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated and notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutang mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section. Tara po, simulan na po natin ang ating pagluluto. Nandito na po yung mga seafoods natin na isasahog natin sa ating pasta. Meron po tayong clam, scallops, squid, mussels, at meron din po tayong shrimp. Huhugasan ko po muna itong lahat ng maigi bago po natin ito gagamitin sa ating pasta. Kaya samahan niyo po ako, isa-isa po natin itong huhugasan at ipapakita ko sa inyo. Ito po yung ating squid, alisan po natin ng balat para hindi maging rubbery pagka sinama na natin sa ating pasta. Yung ating mussels, alisin po natin yung buhok na nakalitaw. Hindi po masarap yan pag nasama pa sa ating pagluluto. At lalong-lalo na po itong shrimp, yung ugat po nito sa likod ng shrimp. Ito po ay madumi po ito, kaya po dapat bunutin po natin ito. Hilahin po natin dahan-dahan para po huwag maputol. At pagkatapos, hugasan po natin yung squid at shrimp sa cornstarch. Yung ulo naman po ng shrimp, chinap ko po para gagamitin po natin ito para makakuha tayo ng broth. I-boil po natin at para kunin po natin yung broth nito at gagamitin po natin mamaya. Ito na po yung broth natin. Set aside lang po muna natin. Ito na po yung ating mga ingredients. Andito na po lahat ng ating mga gagamitin sa ating pagluluto ng ating seafood pasta. Simulan na po natin ang ating pagluluto. Sa isang frying pan, lagyan na po natin ang olive oil at igigisa po natin ang ating onion. Pag okay na ang onion, pwede na po nating ilagay ang garlic. Igisa po nating maigi at pag okay na, ilagay na po natin ang tomato paste. At ngayon, nahahaluin din natin itong maigi at kailangang lutuin nating maigi ang tomato paste bago natin ilalagay ang ating tomato sauce. Ngayon, pwede na natin ilagay ang tomato sauce at lagyan na rin po natin ang salt and pepper. Susunod ay ilalagay na po natin yung mga seafoods. Pagtingin ko sa seafoods, nakita ko po yung clam na bumubuka po yung mga shell na ito. Kaya nagulat ako. Ayan po, talagang fresh pa po sila. Hindi po patay, hindi po dead yung nabili kong clam.
Sorry Clam, iluluto na po kita. At ngayon, okay na yung sauce natin. Lagay na po natin ang mga seafoods. Unahin na po natin yung merong shell. At sunod po, ilalagay na po natin yung iba pang seafoods na ilalagay natin. At lalagyan po natin ito ng white wine. Hayaan lang po muna natin kumulo ng kumulo dito. Pagkalagay po ng white wine, papakuluin po natin ito ng mga 4 to 5 minutes. Kaya isasabay na rin po natin dito ang pagluluto ng noodles. At ilalagay na rin po natin yung 1 cup na broth. Hindi po nasama sa video. Pasensya na po. Ngayon po, isasalang na po natin ang ating noodles. Andito na po ang tubig na kumukulo. Lagyan ako po ng asin. At ngayon po, ilalagay ko na po yung noodles dito. Ang oras po ng pagpapakulo ng noodles, ito pong ginamit kong noodles na kalagay po sa pakete ay 6 na minuto yung pagpapakulo. Kaya babawasan ko po ng 2 minuto, kaya 4 minutes ko lang po itong pakukuluin. Kung ano po yung nakalagay sa package ninyo, yun po yung susundin nyo, babawasan nyo lang po ng 2 minuto. Habang pinakukulo natin yung ating pasta, i-check nyo na po yung lasa ng ating sauce. Ako po, nagdagdag po ako ng salt. Himalayan salt na po yung ginamit ko para masarap na po yung flavor niya talaga. At kung maglalagay din po kayo ng pepper flakes, ito na po yung time para ilagay nyo na po yung pepper flakes nyo. At pagkatapos po, hanguin na po natin yung mga seafoods para po wag siyang ma-overcook. Para po al dente yung ating pasta, dito po natin itutuloy yung pagluluto kasama na ng sauce. Kaya meron pa tayong natitirang 2 minuto para iluto yung pasta natin dito kasama ng sauce para po lalong ma-coat ng sauce yung ating pasta. Mas masarap po. Tuloy lang po natin ang paghahalo dito. Pagluto na po yung ating pasta, al dente na po. Pwede na po natin ibalik dito yung ating inalis na sahog kanina. Itong ating mga seafoods, pwede na po natin ilagay dito. Itoppings na po natin. Pag-decorate na po tayo, pwede na po natin lagyan ng butter at ng lemon juice. Kasunod na po ilagay natin yung ating chopped na parsley. At ngayon po, okay na po, ready to serve na po ang ating seafood pasta. Ang ganda po ng ating seafood pasta. Nagbibigay sarap po dito, dagdag sarap po ang ating lemon juice na nilagay. Kaya huwag niyo pong kalilimutang maglagay ng lemon juice. At ngayon, okay na po ito, ready to serve na po ito. Bago po tayo maglagay sa ating serving plate, i-toss po muna uli natin ito. At ngayon po, ipe-plating ko na po ito.
Ito na po yung ating isa-serve. Ito na po yung ating finished product. Tapos na po tayo magluto. Ang ating seafood pasta na napakasarap po talaga. At murang-mura pa po yung ating magagastos dito. Kung kakain tayo sa restaurant, mas mamamahalan tayo at meron tayong kinakain at hindi kinakain na sahog. Kaya kung tayo ang magluluto, mapipili natin yung ilalagay natin at madadamihan pa natin at makakamura pa tayo ng gagastosin. Ito na po. Itadakimasu! So delicious! Napakasarap po! Napaka-flavorful kasi seafood. Ang sarap! Ang sarap po! Yung pusit po, dahil inalisan natin ng balat, ang lambot po. Kaya po, pagka magluluto kayo ng pusit, alisan nyo na po ng balat para po mas malambot talaga, hindi siya magiging parang bubble gum. Kaya itry nyo na po itong lutuin para malaman nyo yung sarap na sinasabi ko. Sige po, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng Premier. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please, palike naman po at pakishare na rin po ng ating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod ko pong video, magkita-kita po ulit tayo. Sana po nagustuhan niyo ang aking channel sa inyo at sana rin po matry niyo pong gawin. Paalam! Bye!